dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal. Walang pagkakamali ang naitatama ng isa pang pagkakamali, dahil mas lalo lamang nitong pinapagulo ang sitwasyon at dumadagdag sa problema ng dalawang taong magkarelasyon. Dear Papa Dudut, hi sa inyo at sa mga nakikinig ngayon, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Almira. 32 years old at nakatira dito sa Pampanga. Sa totoo lang ay medyo kinakabahan ako habang ginagawa ko ang sulat kong ito, dahil baka makilala ako ng mga kaibigan ko na masugid ding tagapakinig ng inyong YouTube channel. Sa katunayan ay nakasubscribe na rin po kami sa Kaistorya at sa Papa Dudut Family YouTube channel. Kaya naman sinadya kong baguhin ang ilang impormasyon dito sa sulat ko para maingatan na rin ang aking pribadong buhay. Papa Dudut, may 6 na taon na kaming kasal at nagsasama ng asawa kong si Alfonso. Nang sa wakas ay magdalang tao na ako. Pareho kaming excited dahil ang tagal naming hinintay na mangyari yon. Sino ba namang mag-asawa ang hindi gugustuhin na magkaroon ng anak, hindi ba? Sabi ng doktor noon, wala namang may diferensya sa amin ni Alfonso. Perfect timing lang daw talaga ang kailangan para makabuo kami. At dumating na nga ang araw na yon na sobrang kinatuwa talaga naming mag-asawa, Papa Dudut. Sa aming dalawa kasi ni Alfonso ay ramdam ko na yung asawa ko ang mas excited na magkaroon kami ng anak. Wala kasi siyang mga kapatid, kaya naman ang gusto niya sana ay magkaroon kami ng maraming anak. Biniro niya pa nga ako na kapag nanganak na raw ako ay kaagad naming susundan ang susundan yon hanggang sa makabuo kami ng isang basketball team. Ganon karaming anak ang gusto ng asawa ko at ganon siya ka-excited sa magiging baby na ilang taon naming hinintay. Kaya lang isang pagsubok ang dumating sa aming buhay mag-asawa. Nakunan po ako sa 6 na buwan ng pagbubuntis ko. At noon pa man ay ramdam ko na ako ang sinisisi ng asawa ko kung bakit nawala ang anak namin. Sinisisi mo ba ako sa pagkawala ng baby natin? Hindi ko na napigilang tanong ko. Wala akong sinasabing ganyan, wika naman niya. Wala nga, pero yun ang pinaparamdam mo sa akin, ang sabi ko. Ang gusto ko lang na iparating sa iyo ay dapat sinunod mo na lamang ang pinayo sa atin ng doktor na huwag ka muna magtrabaho. Wika ng asawa kong si Alfonso. Sinabi ko naman sa iyo na hindi ako sanay nang nasa bahay lang, hindi ba? Giit ko. Kita mo na ang tigas talaga ng ulo mo, paninisipan niya sa akin. Tutupad naman kasi talaga ako ng usapan natin nang maaga akong magma-maternity leave. Hindi ko naman alam na mangyayari to kasi ramdam ko na kaya ko pa talagang magtrabaho. Muling giit ko pa. Ikaw nga lang yun at hindi ang baby natin. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Tanong niya. Dahil hindi ko naman ginusto na mawala ang baby natin. Oo, hindi ko nga sinunod ang payo ng doktor na huwag munang magtrabaho, pero naging maingat naman ako, hindi ba? Wala sa pagkain at pagkilos ko. Lahat ng bili ng doktor sa akin ay sinunod ko, ang wika ko. Ang sabihin mo, mas mahal mo yung sarili at trabaho mo. Alam mo, hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi mo maiwan-iwan yung lecheng trabaho mo. Kulang pa ba talaga ang perang inaabot ko sa iyo tuwing kinsenas at katapusan? Magkano ba ang gusto mong iabot ko sa iyo sa tuwing sweldo ko? Gusto mo ba na ibigay ko na sa iyo ang buong sweldo ko at gumapang na lamang ako papasok sa trabaho at pauwi sa bahay? Ano? Ang wika pa ni Alfonso. Papa Dudut, nang magbuntis ako ay sinabi ng doktor na medyo masela ng kalagayan ko, lalo na ang pagkapit ni baby sa sinapupunan ko. Pinayuhan niya rin ako na mas mabuti pa kung magpahinga na lamang ako sa bahay at hindi na muna magtrabaho.
Pero dahil malakas naman ako noon at wala akong kahit na anong kakaibang nararamdaman, sinabi ko na maaga na lamang akong magma-maternity leave. Sinabi ko rin sa doktor na malakas ang pakiramdam ko sa katawan ko, kaya wala siyang kahit na anong dapat na ipag-alala sa akin. Kaya lang dahil na rin siguro sa puyat at stress ko sa trabaho, bigla na lamang akong dinugo isang araw. At doon na nga nangyari na nalaman namin na wala na ang baby namin dahil tuluyan na siyang bumitaw. Sobra din akong nasaktan, Papa Dudut. Siyempre ako ang nanay at ako ang nagdala kay baby ng ilang buwan sa sinapupunan ko. Pero ang mas masakit lang kasi doon, ako rin ang sinisisi ng asawa ko sa mga nangyari. Siguro nga'y kasalanan ko talaga, pero sa mga oras na yon ay kailangan ko rin naman ng karamay. Pero yon ang hindi pinaramdam sa akin ni Alfonso. Dahil kahit na hindi niya diretsyong sinabi sa akin, alam kong galit siya at ako lang ang sinisisi niya sa pagkawala ng baby namin, Papa Dudut. Papa Dudut, pagkalipas nga ng ilang linggo at buwan ay unti-unti na kaming naka-move on ng asawa ko. Pero hindi naalis sa kanya ang pananabik na magkaroon kami ng sariling anak. Kaya lang sa tuwing negative ang lumalabas na resulta sa pregnancy test kit, bumabalik ang galit, inis at paninisi niya sa akin. Siguro hindi mo sinunod ang bili ng doktor sa iyo, kaya hanggang ngayon na hindi ka pa rin nagbubuntis, wika pa ni Alfonso. Siyempre sinusunod ko, iniinom ko nga lahat ng gamot na nireseta niya sa akin. Doktor na rin naman na may sabi na kailangan nating timingan para makabuo tayo ng baby, ang wika ko naman. Anong timing ba ang kailangan? Eh halos isang taon na tayong sumusubok, pero wala namang nangyayari. Nakakapagod ng umasa, alam mo ba yon? Ang wika niya. O bakit, ikaw lang bang napapagod? Ako rin naman ah. Mas pagod pa nga ako sa iyo kasi ang dami kong iniinom na kung ano-anong gamot para lang mabuntis ako. Ang wika ko. Kulang pa kasi ang effort na ginagawa mo. Alam mo siguro dapat sundin mo na rin ang payo ng doktor na huwag ka na muna magtrabaho. Ang sabi pa niya. Bakit napunta na naman sa trabaho ko ang usapan na ito? Tanong ko. Kasi ang sabi ng doktor ay kailangan mong iwasan ang pagod at stress. Sa tingin ko ay masyado ka nang nabibigyan ng stress ng opisina ninyo. Tugon ng asawa ko. Alfonso, kinakaya ko namang hatiin ng oras. Saka ayoko mag-resign kasi sayang naman ang promotion na ibinigay sa akin ng boss ko. Giit ko naman. Kita mo na? Ayaw mo lang talaga siguro na magkanak tayo. Kasi kung gusto mo talaga makabuo tayo ng bata, susundin mo lahat ng pinayo ng doktor sa'yo. Kasama na doon ang pag-resign mo sa trabaho. Baka nakakalimutan mo, Almira. Yang trabaho mo rin ang dahilan kung bakit nawala ang baby natin. Kung hindi dahil sa pagmamatigas mo noon, edi sana ay kasama pa rin natin ngayon si baby. Giit pa ni Alfonso. Papa Dudut, ilang beses pa kaming sumubok ni Alfonso na gumawa ng baby, pero palaging negative ang lumalabas sa PT kapag nade-delay ako. Yun ang palaging kinakagalit sa akin ng asawa ko at hindi ko raw kasi sinusunod ang sinasabi ng doktor. Kaya raw siguro hindi kami makabuo ng bata. Minsan din ay sinabi niya na baka sinasadya ako na hindi mabuntis dahil ayaw ko naman daw talaga. Hanggang sa mauwi na naman sa pagtatalo at paninisi niya dahil sa pagkawala ng baby namin. Sobrang sakit din naman para sa akin nang makunan ako, pero pakiramdam yata ni Alfonso ay siya lang ang nawala ng anak. Palagi niyang pinapamukha na kasalanan ko kung bakit nawala si baby sa amin. Alam ko na sabik talaga siya na magkaanak na kami, pero sinasabayan ko naman ang effort na ginagawa niya dahil kahit ako, gusto ko na rin na magkaroon kami ng anak. Iniinom ko lahat ng gamot na nire-reseta sa akin ng doktor at nag-exercise din naman ako kahit na hindi ko yon ginagawa dati at kumakain ako ng masusustansyang pagkain. Pati nga ang posisyon sa kama na sinabi ng mga doktor pagdating sa pakikipagromansa ay sinusunod ko kahit pa nahihirapan ako.
pero wala talaga. Hindi pa talaga ibinibigay sa amin ng Diyos noon ang oras para muli kaming magkaroon ng anak, Papa Dudut. Papa Dudut, habang tumatagal ang pagsasama namin ni Alfonso mula nang makunan ako, mas dumalas din ang pagiging mainitin ng ulo niya. Mas nagagalit siya kapag lumalabas na negative ang resulta ng PT ko. Nung una ay madalas siyang sumama sa akin sa ospital para magpa-check up kami at humingi ng payo sa doktor, pero hindi nagtagal ay ako na lamang ang mag-isang nagpupunta doon. Hanggang sa sundin ko na nga ang payo ng doktor na umiwas sa stress sa trabaho. Kahit ayaw ko talaga mag-resign dahil kaka-promote ko pa lamang din noon. Sinunod ko na lamang ang payo niya at ang gustong mangyari ni Alfonso na iwanan ang trabaho ko. Papa Dudut, akala ko kahit paano ay magiging maayos na ang pagsasama namin ni Alfonso dahil sa ginawa ko. Umasa ako noon na babalik na ang dating ugali ng asawa ko na mabait, malambing at mapagmahal. Bumawi rin ako sa mga pag-aasikaso ko sa kanya. Palagi ko siyang pinagluluto ng masasarap na pagkain at pinagbabaon ko pa nga siya para sa trabaho niya. Ako na nga rin ang madalas na nagyayaya sa kanya na may mangyari sa aming dalawa. Dahil gusto ko na rin talagang maibigay sa kanya ang anak na matagal na niyang gusto na magkaroon kami. At gusto ko na rin talagang maibalik ang dati naming masaya na pagsasama. Pero hindi pa rin yun nangyari, lalo na nang magsimulang malulong si Alfonso sa alak. Doon na rin siya nagsimulang saktan ako ng pisikal. Uuwi siya ng lasing sa madaling araw, mainit ang ulo at kapag nagkasagutan kami dahil sa pagkalasing niya, masasampal na niya ako o kaya ay matatadyakan. Lahat yun ay tinis ko pa rin dahil patuloy akong umaasa noon na babalik pa rin ang lalaking sobra kong minahal, Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. According po sa analytic ng YouTube, majority po ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. Para araw-araw po tayo makapakinig ng ating mga kwento, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating pagpapatuloy. Alfonso, bakit ba palagi ka na lamang ganyan? Palagi ka na lang umuwi ng malalim na ang gabi tapos lasing ka pa. Hindi na nga kita makausap ng matino eh. Saka pwede ba? Hindi ko naman kasalanan kung bakit hindi kita mabigyan ng anak. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi ako mabuntis-buntis. Naiiyak na sabi ko nang umuwi na naman siyang lasing mula sa trabaho. Nakakapagod na kasi ang ganong eksena sa pagitan namin. Napapagod na akong masaktan ng dahil sa kanya. Pero kasalanan mo pa rin kung bakit namatay ang anak natin. Paninisi niya pa. Bakit pa paulit-ulit mo na lang sinisisi sa akin ang pagkawala niya? Alfonso, hindi ko ginusto na mawala sa atin si baby. Naiiyak na wika ko. Kasi kung iningatan mo lang sana ang sarili mo at nakinig ka lang sa akin na mag-resign ka na kagad sa lintik na trabaho mo na yan, hindi siya mawawala. Tumahimik ka na, Almira. Kahit naman anong sabihin mo ay hindi na siya mabubuhay pa. Umalis ka na dyan sa dadaanan ko dahil gusto ko na magpahinga. Pag-iwas ng asawa ko. Hindi, pag-uusapan natin to dahil hindi matatapos ang issue na to kung paulit-ulit mo kong tatalikuran. Isigaw mo sa akin ngayon lahat ng galit mo, Alfonso. Sisisihin mo ba ako sa pagkawala ni baby? Murahin mo ako kung gusto mo. Sige lang. Yun naman talaga ang gusto mong gawin, hindi ba? Isigaw mo na sa akin, saktan mo na ulit ako nang matapos na to. Paghahabol ko sa kanya. Sabi nang tahimik ka na eh. Almira, tumahimik ka na. Tumahimik ka na. Sigaw niya kasunod ang malakas na sampal na ibinigay niya sa akin. Ano, masaya ka na? Masaya ka na na sinaktan mo ko? Nabawasan na ba yung galit mo dyan sa dibdib mo, Alfonso? Naiintindihan naman kita. Naiintindihan ko yung sama ng loob mo dahil sa pagkawala ng baby natin. Pero alam mo ba, sa totoo lang, pagod na rin ako. Pagod na akong intindihin ka at yung mga galit mo sa akin. Wika ko kasunod ang pag-alis sa harapan niya.
Papadudot, lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod at lahat ng pagtitiis ay may hangganan. Masyado nang mabigat ang mga pinagdadaanan ko sa kamay ng asawa kong si Alfonso. Hindi ko na kaya pang tiisin ang pananakit, mura at paulit-ulit na paninisi niya sa akin dahil sa pagkawala ng anak namin. Pareho naman kaming nawalan, pero bakit parang pinamumukha niya sa akin na siya lang ang nasasaktan noon? Lagi niyang pinaparamdam na parang wala akong naging pagmamahal o pagmamalasakit sa anak namin na ipinagbuntis ko. Kung tutuusin eh, ako nga ang dapat na masaktan dahil ako ang nagdala kay baby sa sinapupunan ko. Pero hindi yun ang nakikita ni Alfonso. Pinaparamdam niya sa akin na naging napakawalang kwenta kong nanay sa dapat sana ay magiging anak namin. Bigla na lang tuloy akong nakaramdam ng pagod ng gabi na yon, Papa Dudut. Naramdaman ko na parang hindi ko na kayang tiisin ang mga ginagawa niya sa akin. Hindi ko na kaya pang paulit-ulit lang nasaktan ang asawa ko. At nang gabi na yon ay nag-decide na akong umalis ng bahay namin nang muli niya na namang masaktan ako. Dala ko ang cellphone at wallet ko na nasa bulsa ko at kagad akong sumakay ng tricycle na nakaparada malapit lang sa amin. Dumiretso ko sa bahay ng pinsang ko at kumare kong si Kate, kaya lang ay wala naman siya doon sa bahay. Pero pinatuloy pa rin ako ng asawa niyang si Ryan. Nang magkausap kami ni Kate sa cellphone ay sinabi niya na doon na lang muna ako sa bahay nila magpalipas ng gabi. Almira, kumain ka muna oh. Pasensya na, kumpletong itlog lang tong meron kami at longganisa ang naluto ko. Ito na lang din kasi ang laman ng ref namin. Ang wika pa ni Ryan. Ayos lang, hindi ka na nga dapat nag-abala pa. Hindi rin naman ako nagugutom, tugon ko. Naku, kailangan mong kumain kahit konti lang. Kung hindi, lagot ako sa misis ko kapag nireport ko sa kanya na hindi mo ginalaw itong mga niluto ko, pabirong sabi niya. Sige na nga. Salamat Ryan ha. Saka pasensya ka na rin kasi naabala pa kita sa ganitong oras, tugon ko. Ayos lang kasi wala naman akong pasok sa trabaho bukas. Kaya nga eto oh, umiinom ako ng alak ng mag-isa. Kumusta na pala yung pasa sa pisngi mo? Hindi na ba masyadong masakit? Tanong niya. Hindi na masyado, salamat sa ice bag na pinahiram mo kanina. Hi, alam mo ba na hindi to ang unang pagkakataon na nasaktan ako ni Alfonso? Sa totoo lang ay tama naman siya na kasalanan ko kung bakit nawala ang baby namin. Kaya dapat kong intindihin ang galit na nararamdaman niya sa akin. Naiiyak na wika ko. Almira, walang may gusto na mawala ang baby ninyo. Kaya hindi mo yung kasalanan kasi hindi mo naman sinadyang nangyari. Ang mabuti pa ay eto oh, pag-abot niya sa akin ang bote ng alak. Para saan to? Tanong ko. Uminom ka para kahit papaano ay ma-relax ka. Huwag kang mag-alala, hindi naman malakas ang tama ng alak na yan. Mag-isang bote ka lang para makapagpahinga ka rin kaagad mamaya, tugon niya. Papadudot, magkaklase kami ni Kate mula elementary hanggang high school at naging magka-schoolmate din kami nung college. Kaya naging malapit din kami sa isa't isa. Kahit papaano rin ay kaklose ko ang naging asawa niya na si Ryan dahil mabait naman ito sa akin. Kaya nga hindi ko na rin napigilan noon ang sarili ko na mapakwento sa kanya at maglabas ng sama ng loob ko sa sitwasyon ko. Umiyak na rin ako noon dahil walang ibang nakakaalam ng mga pinagdadaanan ko sa kamay ni Alfonso kung hindi si Kate lang. Papadudot, naging magaan naman ang loob ko kahit papaano dahil sa pag-uusap namin na yon ni Ryan. Ng mga oras din na yon ay sakto namang umiinom siya ng alak nang dumating ako sa bahay nila. Hindi ko na nga rin siya natanggihan pa nang alukin niya ako ng isang bote ng alak. Alam ko kasi na kailangan ko yon para kahit papaano ay makalimot ako sa pinagdadaanan ko. Pero hindi lang pala problema ko ang makakalimutan ko noon, kung hindi pati na rin ang limitasyon ko ng gabi na yon. Dahil sa sobrang kalasingan ko nga noon, hindi ko na napigilan pa na may mangyari sa amin ni Ryan, Papa Dudut. Papa Dudut, nang magising ako sa tabi ni Ryan na walang kahit na anong saplot sa katawan namin, ay kagad akong bumangon at doon na rin siya ginising. Kagad niyang kinuha ang damit niya at lumabas ng kwarto. Ako naman ay naiwan doon na mabilis ding nagbihis.
Saglit pa akong natigil noon sa kwarto at napatulala ako. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung bakit hinayaan ko na may mangyari sa aming dalawa ni Ryan. Bakit hindi ako nag-iwan ng kaunting katinuan sa isipan at sarili ko? Napakalaking kasalanan ang nagawa ko sa asawa ko at sa kumare kong si Kate. Naiyak na lamang tuloy ako noon dahil sa nangyari at nang mahimasmasan ako ay nag-decide na akong lumabas ng kwarto. Naabutan ko si Ryan na naghahain na ng almusal sa lamesa, Papa Dudut. Noong una ay tahimik lamang kami pareho habang nagkakape hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan na yon. Nagsorry siya dahil sa nangyari sa aming dalawa, sana raw ay maniwala ako na hindi niya intensyon na samantalahin ang pagkalasing ko. Naramdaman ko naman ang sincerity sa boses niya at alam ko na walang sapilitang nangyari ng gabi na yon. Pareho namin na ginusto yon, dala na rin ang espiritu ng alak na nasa mga katawan namin ang oras na yon. Papa Dudut, sinabi ko kay Ryan na mas mabuti pang kalimutan na lang namin ang nangyari sa aming dalawa. At nang makauwi nga si Kate kinahapunan ay halos hindi ako makatingin sa mga mata niya. Sobra kasi akong nakukonsensya dahil sa malaking kasalanan na nagawa ko sa kanya. Pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na umarte na parang walang kahit na anong nangyari at halos hindi na rin kami magkibuan noon ang asawa niyang si Ryan, Papa Dudut. Oy Almira! Pagtapik ni Kate sa balikat ko. Aha? Sambit ko. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Oo naman, ayos lang ako. Wika ko. Bakit parang bigla ka nalang natulala dyan? Ano bang iniisip mo? Pag-uusisa niya. Wala. Ayos lang talaga ako. Wika ko. Sigurado ka ba? Baka naman may gusto kang sabihin sa akin. Tanong pa niya. Siyempre wala. Ang ibig kong sabihin eh, alam mo naman na nangyari sa amin ni Alfonso. Kaya ano pa bang dapat kong ikwento sa'yo? Tugon ko. Wala naman, nagtaka lang ako kasi parang bigla ka nalang natulala dyan. Kanina naman ay maayos tayong nag-uusap. Wika niya. May naalala lang ako kaya siguro parang bigla na lang ako natahimik. Pagdadahilan ko. Ay nako, kung ano man niyang iniisip mo ay sana ay hindi yan tungkol sa plano mo na balikan niyang gago mong asawa. Kung hindi nako, makakalbo na talaga kita kahit ninang ka pa ng panganay ko. Ang wika pa ni Kate. Papa Dudut, sa kabila ng pangungumbinsi ni Kate na huwag ko nang muli pang balikan ang asawa ko, ay hindi ko rin nasunod yon at dumating din kasi si Alfonso sa bahay ni na Kate para humingi ng tawad sa akin. Nalaman niya raw sa isang pinsan ko na nandun ako kina Kate kaya doon niya ako pinuntahan. Nakiusap si Alfonso at halos umiyak at paulit-ulit na humingi ng tawad na tinanggap ko rin sa huli. Lumuhod na rin kasi siya noon sa harapan ko. At hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na maiyak nang ipaalala niya sa akin ang pangako na binitawan namin sa isa't isa. Sa araw ng kasal namin sa simbahan. Na magsasama kami sa hirap at sa ginhawa. At sinabi niya noon na gusto niyang muli naming tuparin yon. Bumalik din tuloy sa isipan ko ang masasayang araw na magkasama kami at kung gaano siya naging mabuting asawa bago nawala ang anak namin. At doon na nga tuluyang nag-decide na sumama na sa kanya pauwi ng bahay namin. Papa Dudut, tinupad ni Alfonso ang pangako niya na magbabago na siya at babawi sa lahat ng mga naging pagkukulang niya at pagkakamali niya sa amin. Sinabi niya sa akin na kung gusto ko raw na bumalik na sa pagtatrabaho ay hindi na raw niya ako pipigilan. Siya na rin ang madalas na nagluluto sa bahay namin kahit paggaling siya sa trabaho o kaya ay bago siya umalis ng bahay. Madalas din siyang may pasalubong ng mga pagkain sa akin kapag uuwi na siya. At dahil sa effort na ginawa niya ay bumalik na rin ang pagmamahal at tiwala ko sa kanya. Muling naging maayos ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Pero hindi pala doon natatapos ang pagsubok sa relasyon namin. Dahil nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko na hindi ko nagugustuhan ng umpisa pa lamang, Papa Dudut.
Hanggang sa dumalaw si Kate sa bahay at doon ay nakumpirma na buntis ako dahil sa resulta ng pregnancy test kit na ginamit ko. Sinabi ko kay Kate ang tungkol doon na sakto namang narinig ni Alfonso. Doon na nagpaalam si Kate na aalis na para maibigay ang moment na yon sa amin ni Alfonso. Totoo bang magkakaanak na tayo, Almira? Tanong ni Alfonso. Alfonso, bakit nakauwi ka na kaagad dito sa bahay? Hindi ba dapat na mamaya pa ang tapos ng shift mo? Pag-iba ko ng topic. Almira, yung tanong ko muna ang sagutin mo. Totoo ba yung narinig ko? Totoo bang buntis ka? Muling tanong niya. Oo, may pag-aalinlangan na sagot ko. Diyos ko, sa wakas ay buntis na ang asawa ko. Magiging tatay na ako. Pagsigaw ni Alfonso sa sobrang tuwa. Oy Alfonso, huwag kang maingay, baka may magalit na kapitbahay dahil sa kakasigaw mo dyan at magreklamo. May reklamo tayo sa barangay, saway ko sa kanya. Naku sorry, sobrang natutuwa lang talaga ako dahil hindi ako makapaniwala. Sa wakas, Almira, magkakaanak na tayo. Magiging isang totoong pamilya na rin tayo. Pangako, hindi ko kayo pababayaan ng mga magiging anak natin. Gagawin kong lahat para maging isang mabuting asawa sa iyo at tatay sa anak natin. Asahan mo yan, Almira. Kahit kailan, hindi ko sisirain ang pangako ko sa iyo. Pangako sa akin ang asawa ko. Papadudot ng madelay pa lang ang menstruation ko ay bigla na akong nakaramdam ng kakaibang takot at kaba. Hiniling ko noon na sana'y hindi tamang hinala ko at hindi mangyari ang nasa isipan ko. Pero mas lalo lamang lumakas ang kaba ko nang may lumabas na dalawang guhit sa pregnancy test kit na ginamit ko noon. Gusto ko pa sanang ulitin kaagad yon pero alam ko na kaagad sa sarili ko na tama ang resulta na lumabas doon. Buntis talaga ako sa pangalawang pagkakataon. Alam ko na dapat ay maging masaya ako kagaya ng asawa kong si Alfonso Papadudut kasi mahigit isang taon din naming hinintay yon mula nang makunan ako. Pero may mali kasi sa nangyayari na yon dahil sigurado ako na hindi si Alfonso ang ama ng ipinagbubuntis ko. Malakas ang kutob ko na ang kumpare kong si Ryan ang totoong ama ng batang nasa sinapupunan ko noon. Pero wala akong pinagsabihan na kahit na sino tungkol sa bagay na yon. Kahit pa nga kay Ryan ay hindi ko sinabi ang hinala ko. Naging sobrang saya rin namin ni Kate nang tawagan ko siya at sabihin ko na totoo ngang buntis ako. Sinabi niya na ang anak daw namin ni Alfonso ang magiging daan para tuluyan na kaming maging isang masayang pamilya ng asawa ko. Papadudot nang makapanganak ako ay doon ko nakumpirma sa sarili ko na hindi talaga si Alfonso ang tatay ng baby ko. Wala man lang itong kahit na anong mana sa itsura niya. At kung pagmamasdan siya ng mabuti, malaki ang pagkakahawig niya kay Ryan. Hindi tuloy buo ang sayang nararamdaman ko noon dahil sa pangyayari na yon. Paano ko magiging totoong masaya kung ang tatay ng anak ko ay kumpare namin ang asawa ko? Hindi ko alam kung paano nangyari na parang naramdaman din ni Ryan na siya ang tatay ng anak ko dahil minsan niya akong kinausap tungkol dito. Tinanong niya kung siya raw ba ang tatay ng anak ko at syempre mariin kong itinanggi yon. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na si Alfonso ang tatay ng baby ko kaya naman kaagad niya rin akong tinigilan. Papadudot ngayon ay magtatatlong taon na ang anak ko at habang lumalaki siya ay mas lumabas na ang pagkakahawig niya kay Ryan. Nagiging dahilan yon para lamunin ako ng takot at konsensya. Hindi ko natuloy alam kung ano pa ang dapat kong gawin. Dapat ko bang sabihin kay Alfonso ang totoo kahit sobra na siyang napamahal sa anak ko? Naging mabuting kaibigan sa akin si Kate at sigurado ako na masisira ang pagkakaibigan namin kapag nalaman niya na may nangyari sa amin ang asawa niya. Pero hanggang kailan ko dapat itago ang lihim na ito? Hanggang kailan ako magsisinungalin sa kanilang lahat? Sana'y matulungan ninyo ako sa problema kong ito. At maraming salamat sa pagpili nitong sulat ko. Yours truly, Almira. Maraming salamat Almira sa pagkitiwala mo at pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Alam mo naniniwala ako sa kasabihang walang lihim ang hindi nabubunyag.
Kahit gaano pa kagaling na magtago ng lihim ay darating ang panahon. Nalalabas dito ang sekreto at malalaman ng ibang tao. At kapag nangyari yon ay pwedeng mas masaktan pa sila kapag hindi nila yon nalaman ng diretsyo mula sa iyo. Alam ko rin, Almira, na alam mo kung ano talaga ang dapat mong gawin. Hindi kasi pwedeng habang buhay mo na lamang na itago ang lihim na yan mula sa asawa mo, sa kumare at pati na rin sa kumpare mo. Karapatan nilang malaman ang totoo tungkol sa anak mo at hindi pwede na palakihin mo ang bata sa puro pagpapanggap at puro kasinungalingan. Ayun nga lang ay malaki talaga ang magiging epekto nito sa samahan ninyong apat. Bagay na hindi natin maiiwasan dahil isang napakalaking pagkakamali rin talaga ang nagawa ninyo ni Ryan noon. At kahit sang anggulo nating tingnan, kailangan ninyong harapin ang lahat ng consequences ng ginawa ninyong dalawa. Ipagdasal mo na lamang na sana'y mas mangibabaw ang pagmamahal at pangunawa sa iyo ng asawa mong si Alfonso at ng kumari mong si Kate. Ganun pa man ay ihanda mo pa rin ang sarili mo sa kung ano man ang pwedeng sumunod na mangyari, lalo na sa pagsasama ninyo ng asawa mo sa oras na ipagtapat mo na sa kanya ang katotohanan. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Papadudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.